2019 breaks. Welcome to my new video. Pag-usapan natin ngayon ay ang rules ng 9 balls. But before that, please like, subscribe, and press the bell button para updated kayo sa next video ko. Let's go! Mga kabilyar, gumawa ko ng video sa rules ng 9 balls. Kasi marami akong customer dito na hindi pa nila alam yung basic rules ng 9 ball game. So, to start, number 1 rule is you have to pocket the 9 balls. Pero, kailangan nyo muna ubusin yung bola from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, kung mapocket mo yung 9, panalo ka na doon. So, meron pang ibang paraan mga kabilyar. Kung, para ma-shortcut yung laro. So, for example, hindi mo pa naubos yung lahat, pero yung next object ball mo is the 1. So, titirahin mo mo yung 1, papunta 9, at saka yung 9, papunta doon sa pocket. So, pagtira na, itong tinatawag nila na combination shot. So, yun, counted yun, panalo ka na doon. At may isa pang paraan mga pamilyar, na ma-shortcut yung laro. Ito tinawag nila na karambola. So, itirahan mo pa rin yung next object ball mo, which is the 1. Pa-slide doon sa 9 ball yung bola mano. So, ito tinatawag nila na karambola. Try natin. Yun. Counted yun. So, yun ang pangalawang shortcut. At ang pangatlo mga kabilyar ay ang golden break. So, ang golden break mga kabilyar, pag break mo ng malakas, tapos papasok yung 9, yun ang golden break. So, na-shortcut yung laro. So, panalo ka na doon. Tara! Yes! 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 Nagkuha rin, 1019 breaks. Ang pangalawang rules mga kabilyar ay ang kailangan apat yung gumanda dito pag break mo. So, kailangan malakas yung break mo. Kasi before mga kabilyar ay wala pang rule na ganun. So, ginawa nila ng rules na kailangan apat yung gumanda sa rail dahil maraming players na mahina mag-break. So, example, lang. So, tatlo lang yung gumanda mga kabilyar. So, illegal break yun. So, kalaban mo ang titira kasi illegal break yun. So, dapat kailangan i-break mo ng malakas. Ang number 3 rules mga kabilyar ay ang push out. So, ang push out ay magawa mo lang yun isang beses lang after the break. So, yun ang example ng push out. So, after the break, may option kang mag-push out. Kung walang makuhang bola, may option yung kalaban mo na mag-push out. So, yun ang push out. Number 4 mga kabilyar ay ang illegal break. Kailangan mo lakasan mo yung break mga kabilyar dahil sa tournament, may rules na kailangan 3 bola ang lalagpas dito sa line, sa starting line.
So kailangan, pero kasama yung mga papasok na bulan. So try natin. Sample. So may isang pumasok, tapos may dalawang na pass dito sa line. So legal break yun mga kabilyo. So yun, pag hindi aabot ng tatlo yung mag-pass dito sa line ay illegal break yun. So yung kalaban mo ang titira. So siya may option na either mag-push siya or titirahin niya yung bola. So ang panglimang rule mga kabilyar ay yung foul shot. So bibigyan ko kayo ng mga samples sa kadalasan na foul shot. So number one mga kabilyar, pag break mo ng bola or pag tira mo tapos tumalon yung bola outside the table, foul yun. So consequence yan ay bolinhan yung kalaban mo. So kung mabolinhan yung kalaban mo, pwede niya ilagay ang bola maski saan dito sa table. So kadalasan itutok niya sa next object ball. So kung magaling yung kalaban mo, iuubusin na niya yung bola kasi madali lang yung mag-preparation kung nakatutok yung cue ball niya. So iwasan niyo talagang mag-foul para hindi mabolinhan yung kalaban. So number 2 mga kabilyar, example. Pagkira mong ganun, pumasok yung cue ball. So scratch, foul din yun. So bolinhan na naman yung kalaban mo. So remember, pag ma-foul ka, bolinhan yung kalaban mo. So iwasan mo talaga yung mag-foul. So pangatlong example mga kabilyar sa foul ay kung hindi mo ma-hit yung next object ball mo. For example, tumira ko na ito next object ball ko is 1. So pag tira ko ng ganun, hindi ko man makita, babanda ako dito para ma-hit siya. So pag tira ko ng ganun, hindi ko na-hit. So foul yan mga kabilyar. So remember, sa foul mga kabilyar, 3 successive fouls lang, panalo na yung kalaban mo sa 9 ball rule. So iwasan mo talaga ma-foul na pang 3 successive foul kasi panalo na yung kalaban mo. So yun. At yung number 4 na fouls mga kabilyar, ang rules ng 9 balls ay kailangan may bumandag isang bola after hitting the ball. So for example, sample ng foul mga kabilyar ay nahina yung tira mo, banda. So after hitting the ball, walang bola na bumanda. So foul yun. So kailangan talaga para good yung tira mo, lalakasan mo yung tira. Ayun, so may nag bumanda dito isang bola. So yun ang good shot. So meron din foul mga kabilyar na double hit. So pag tira niya ganun, so double hit yun, foul din yun. So bolinhan na naman yung kalaban mo. But my rule mga kabilyar ay kailangan kasi successive yung foul, 3 fouls para manalo na yung kalaban mo. For example, may foul 1 ka na, tapos yung next tira mo ay good shot. Next tira mo ay good shot. So yung foul mo, babalik ng 0. Kasi hindi successive yung foul mo. So babalik siya ng 0. So yung ginagawa ng mga exhibition game mga kabilyar, pag naano na yung bola niya dito, na-preso na yung bola niya dito, so yung next object ball niya ay yung next object ball ay 1. So pag hindi niya ma-hit to mga kabilyar,
Bulin na yung kalaban mo. So dito ilagay yung cue ball. So madali na lang yung 9 ball. So ang ginagawa ng players ay intentional foul. So titirahin niya yung 9 ball. So foul man yung mga kapilyar. So ang rule ng 9 ball ay ibalik dito sa gitna yung 9. So bulin na yung kalaban mo. Pero hindi na niya mapasok yung 9 kasi nandun na sa gitna. So, yun mga kapilyar, ang panglimang rule ng 9 ball. Bigyan ko kayo ng actual na laro sa 9 balls mga kapilyar. Tara! So, ganito ang pag-rock ng 9 ball game. So, bibreak na ako. So try kong i-run out ito para medyo mas maganda. So break. Boom. Ayun na yung break ko. Walang pumasok. So pag ganyan mga kamilya, walang pumasok. So yung kalaban mo naman yung titira. So since wala akong kalaban, ako na rin ang titira. So let's start talaga ng 1. Tulad nung in-explain ko. So, pagtira ko ng 1 ng ganito, pipiktusan ko lang sa ilalim ng right dito, babanda, tsaka tritay ko dito, pupunta yung bola. Yun, punta dyan. So, started yun. Tutitira ko ng dos, mahirap yung preparation to. Pero yung way niya, dito. So, pagtira ko ng dos ng ganyan, kung papasok, babanda dito yung bulamano. At dito pumunta yung bulamano. So, try ko papuntahin dito yung bulamano. I-left spin ko lang to, left, and then bottom. So, try natin. Bulamano ko ay pumunta dito. So, tama yung ginagawa ko. Kaya lang, hindi ko napasok yung dos. So, mangyari dyan, yung kalaban na rin ang titira, which is ako na rin. So, since hindi ko makita yung dos, hahanap ako ng banda para ma-hit ko yung 2. So, try ko dito. 2 rail. 1, 2, saka hit ng 2. Ito rail, speed ko na lang konti sa left, sa right. Ganito. Yun, good shot. Pumasok pa. Pasok. Oh no. Hindi pumasok. So, yung kalaban naman ang titira. At saka yung kalaban niya, ay ako din. So, titirahin pa ito boss. Rinipisan ko ito, dadalhin ko yung bulamano dito na area para sa 3. Masay ka. So yun. Ha! Pumasok news. So gagawin ko dito, follow ko ng konti yung way niya dito, papunta dyan. Tsaka dito pupunta yung, dito na area ko ilagay yung bulamano. Para makatera ako sa 4. So try lang natin. Follow na. Follow with right spin ng konti. Yun, pumunta na dyan. Na area. So may tira ako sa 4. At saka yung next ball ko ay 5. So follow ko lang ng konti dyan. Babalik dito yung, dito na area yung cue ball. So, tira tayo ng 4. Follow lang ng konti. Top spin. Top spin. Yun, pumasok. So, yung area na sinabi ko dito, pumukwa. So, anong gagawin ko dito? Pag-hit ko dyan, slide mula dyan, dito dadaan yung bulamano.
So dito ang area ko sa cue ball ko para makapira ako ng mix ball na 6. Tandaan nyo lang mga kabilyar, yung tira mo, yung i-apply mo sa cue ball, magdepende talaga sa second ball. So, yun. Kung titira ko ngayon, magdepende yun sa second ball. So, titirahin ko dito, paslayin dito. Dito yung area ng cue ball ko. So, right spin. I-right spin ko lang ng konti. Pero dito. Oh, yun. Dito yung area ko. So, titira na gina ko ng 6. Maraming option dito. Pwede dito, pero malayo yung ano ko dito, ball. Or, lalagyan ko ng rip spin dito, babanda yung gulumano. Dito lang yung area niya. Malapit sa mix ball. So, apply ko dito. Left. Left. Spin. So, ganito. Masuk. Oh, 7. So, magdepende yun kung paano ko yung tira ko dito. Magdepende yun sa next ball ko na 8. So, kung paano ko titirahin to. So, mahirap to. So, gagawin ko dito. Lalagyan ko lang ng epektusan ko ito. I-punch ko yung tira ko para yung balamano niya pupunta dito. At saka dito yung area ng cue ball. Try natin. Yun, dito nga. So, katira ko ng otso. Baka maubos ko ito. So, yun, ganito mga ganito sitwasyon mga kabilya. Pag hit mo dyan, hindi mo pwedeng ano kasi malapit lang sa rail, so malakas bumalik yung bola. So pag tira mo, banda-banda dito, baka dito yung area mo. So lalakasan mo na lang yung konti para banda dyan, banda dito at saka banda dito. So kalagay, 3 rails yung nagawin mo. 3 rail shot. Try natin. Tap. I-tap mo, tira mo. Top spin. Na saka may right na konti. Yun, huminta na. Tama nga yung sinabi ko. Sana maupos na itong 9. Joker nito. Yes! Yes! Panalo, mga kabilyar. So, yun lang, mga kabilyar. If you like this video, please subscribe and press the bell button para updated kayo sa next video ko. Peace and...